Nakakatakot mag-invest. Baka mawala ang pera ko. Ito ba ang iyong dahilan? Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin nasimulan. Kamusta, mga kaibigan? At welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Isang gamot lang ang kailangan mo para mawala na yung takot, yung iyong agam-agam pagdating sa pag-i-invest. Financial education. At sa panahon ngayon, marami ng paraan para makakuha ka ng tamang kaalaman. Marami ng paraan para matuto kung paano mo talaga masimulan ang tamang pag-iipon at pag-i-invest. Kaya kung ikaw ay baby pa lang or first time na mag-invest, ito ang tatlong simpleng investment na maaring simulan ng isang ordinaryong Pinoy. Ano-ano at paano? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Now na! Dahil nga first time mo mag-invest, of course, you need to know the basic things. Katulad na lamang po ng kaalaman. Yes, kapag ikaw ay bago sa larangan ng pag-invest, you have to make sure ang unang investment na gagawin mo ay knowledge. Investment in yourself. Investment in information. Kailangan talaga na maintindihan mo yung papasukin mong investment kahit ba sinasabi nating mga simpleng investment ito. At kailangan mo ring malaman na wala pong instant earnings sa mga legit na mga investments. Kailangan tumatak sa isipan mo, lalo na kapag naintindihan mo talaga how money works, na hindi po ito magic. Wala po yung tinatawag na payout-payout na after a week, kikita ka na kaagad. Wala pong ganon. So you have to understand, when you invest, you let your money grow over time. And of course, lahat po ng investment ay may kaakibat na risk. Kaya kapag sinasabi ng mga tao na ito, zero risk free, talagang siguradong-sigurado kikita ka dito in a short period of time, yon delikado na. Kaya lalo na kapag a first timer, tapos marinig ka agad nila yung mga word na investment, natatakot na. Bakit? Hindi nila naintindihan, nagpa-promise lang yung mga tao sa kanila, nakikita ka agad, without having proper knowledge, hindi nila naintindihan na, magpipayout-payout lang daw, tapos wala daw risk. Hindi po, mali po. So you have to make sure you have the proper knowledge. That's why, if you are a first-time investor, maari ka, di ba? Lesser, okay? Lesser na risk yung mga tinatawag nating managed fund investment. Katulad po yan ng mutual fund. Yes, ang mutual fund, kumbaga ito yung pinaka-basic na paraan para ang isang Pinoy ay magkaroon ng shares or magiging kasosyo, magiging ka-shareholder ng mga malalaking negosyo or ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Kung ikaw ba, tinatangkilik mo yung mga produkto ng bawat kumpanya na ito, then pwede kang maging kasosyo nila, ibig sabihin pwede kang kumita. Now, in a mutual fund investment, ito po ay managed fund because pooled fund po ito na kung saan yung pera mo ay minamanage po nung tinatawag na fund manager. Of course, this is legit because talaga pong na-audited yan and of course registered sa SEC. And at the same time, alam nyo po ba, FYI, pati na rin naman yung government agency katulad ng Social Security System ay nag-invest na rin sa mutual fund. Now, nakikibakas ka. When we talk about mutual fund investment, nakikibakas ka sa mutual fund company para yung fund manager, yung ibinakas pong pera ay naka-invest na doon sa mga kumpanya na pinili ng fund manager na sa tingin niya ay maganda ang magiging earnings ng investment portfolio na ginagawa niya. Of course, ang magiging returns or ang magiging kita mo dyan, hindi po ito mabilisan, diba? So, ang kailangan mong tandaan dito, pinapadami mo ang shares na iyong na-own dito sa mutual fund investment. At ang pinaka-minimum para makapag-umpisa ang bawat Pinoy sa mutual fund investment ay 1,000 pesos. At may mga mutual fund companies na yung additional na investment ay 500 pesos. Ngayon, pagka nag-mutual fund investment ka, you have to make sure na hindi ka lang isang beses nag-i-invest, diba? So,
dito sa Pilipinas, marami na pong mga mutual fund companies na maaari mong pagpilian. Meron na po dyan na Solidium Strategic Growth Fund. Ayan po, ito yung tinatawag natin na top 10 holdings na kung saan kapag nag-open ka ng Solidium Strategic Growth Fund na mutual fund, meron ka ng automatic na mga shares sa mga company na ito dahil ito yung pinili ng fund manager ng Solidivo. Maaari ni naman, Phil Equity, di ba? So ito yung mga company niya. And of course, meron din sa Atram, meron din sa Sun Life, at meron din naman sa First Asset Metro Investment or FAMI. Now, syempre, kapag ka nais mong mag-open ng account sa mga mutual fund companies na ito, you can go directly to their offices. Diba? Syempre, maghanap ka talaga ng investment solicitor dyan. Ngayon, katulad ko, diba, I decided to open an account sa mga mutual fund companies na yan through this company called International Marketing Group or IMG kasi may ka-partner ang IMG, Ramver Financials, na nagbebenta ng mga top-performing mutual fund companies dito sa Pilipinas, ba? Diba? So, dahil ka-partner ng IMG ang Ramver po yung nagbebenta ng mutual funds, so, being an IMG member, meron pong tinatawag na benefit. Kasi kapag nag-invest po tayo, ba? Diba, sinabi ko nga sa inyo kanina na may risk and at the same time, may mga fees. So, pagka-IMG member, of course, may bayad yung enrollment, pero yung fee, yung sales load sa mga mutual fund companies, sa mga mutual fund investment, zero load fee yun. Kumbaga, discounted po yun. At ang pangalawa na maaaring mag-invest ang isang first-time investor ay yung tinatawag naman nating Unit Investment Trust Fund. Again, this is also a managed investment fund. So, ibig sabihin, kapag ka nag-invest ka naman sa UITF, maaari ka talagang mag-earn din dahil ito naman ay naka-invest din sa mga malalaking company and even doon sa mga other financial instruments. So, an ka pwedeng mag-open ng UITF? You can go to the bank and maaari kang magtanong sa mga banko, di ba? Sa mga tao sa loob ng bank, of course, di ba? The bank manager, kung sino man yung tamang tao na sa loob ng banko, maaari kang magtanong, pwede po ba ako mag-open ng Unit Investment Trust Fund, di ba? So of course, di ba, yung mga top 5 na mga commercial banks dito sa Pilipinas, for sure, meron talaga silang ino-offer na UITF investment. Ako naman, personally, nag-open ako ng UITF investment ko through Atram Trust Corporation gamit yung Seedbox platform nila. So I have an account sa Atram Global Technology Feather Fund. So ito po yung top 10 holdings nila na kung mapapansin natin ay naka-invest, diba, doon sa mga global companies katulad ng Microsoft, Apple, Samsung. So maraming mga company, global nga eh, diba? Global Technology Fund. So this is a UITF account through Atram. And of course, I have also an account sa Atram Global Consumer Trends Feather Fund. So ito naman yung mga top 10 holdings nila. Meron sa Amazon, di ba? Sa Farfetch, sa Alibaba, sa Sony. And this is the portal na meron ako with my UITF investment with Atram, di ba? So you can open an account as low as 1,000 pesos. Of course, minimum additional na investment ay 500 pesos. So nakakatuwa lang dahil talagang meron tayong access doon sa mga kumpanya na hindi natin inakala, di ba, na ay pwede pala tayo magiging ka-shareholder, di ba? Katulad na lamang ng Amazon or ng mga Samsung or ng Apple or ng Alphabet or ng Microsoft. So, kahalagahan lang talaga, syempre, nagawa ko naman ito noong nagkaroon ako ng kalaman. And of course, ang pinaka-saving program na dapat meron ang bawat Pilipino, yung tinatawag naman nating Kaiser Saving Program. Kaya nga kung ikaw ay first time na magpasok or ikaw ay first time na papasok sa larangan ng investment, dapat meron ka talagang tinatawag na Kaiser Saving Program. Ano naman itong Kaiser Saving Program? This is a 3-in-1 na saving program na kung saan sa account mo meron ka ng life insurance na ibig sabihin, pag may nangyaring masama sa'yo, may makukuha ang family mo. Diba? Instant money yon for them. And of course, meron ka na rin savings on investment. Meron ka na rin healthcare. Actually, this Kaiser Saving Program, this is a health saving plan na kung saan mas mamamaximize mo ito in the long term, di ba? Now, syempre, this is a legit saving program dahil yung pera na iipunin mo with the Kaiser Saving Program ay
51% po ng pera mo ay napupunta sa trust fund na minamanage ng dalawang reputable international banks katulad ng ING Bank based sa Netherlands and of course ng Deutsche Bank na based in Europe. And of course, the 49%, naka-invest naman po yan sa diversified portfolio katulad ng mutual funds and other instruments. So ang Kaiser 3-in-1 investment or ang Kaiser saving plan, this is a managed fund also. Ngayon, kapag nag-open ka ng account with this Kaiser saving plan, marami ka namang mga saving program na maaari mong pagpilian. Ang pinaka-lowest, 2,647 a month. And the good thing with this Kaiser saving plan, di ba, na meron na siyang 3-in-1, meron na siyang insurance, meron na siyang healthcare, at meron na siyang investment, 7 taon mo lang ito pag-iipunan. Di ba? Kapag ka nagkaroon ka ng account dito, bibigyan ka ng access sa magkakaroon ka ng separate or magkakaroon ka ng portal, saving portal na katulad nito. Ngayon, syempre, balikan po natin yung mga UITF na ito, yung mga mutual fund investment na yan. Kumbaga, hanggang kailan ka lang ba mag-invest? Ang sagot is up to you. Kasi mahalaga kapag nag-i-invest ka talaga, kailangan meron kang na-iset na investment objective or financial goals para alam mo hanggang kailan ka lang mag-iipon or hanggang kailan ka lang mag-invest dito. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware sa tatlong simpleng investment na maaaring simulan kahit na bago pa lang sa pag-i-invest. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan. Umattend ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 PM, Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Kung hindi naman mabilis ang kitaan, ang hanap mo, talaga namang swak na swak sa'yo ang tatlong simpleng investment na ito na maaari mong simulan, lalo na kung bago ka pa lang. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.